Yung mga lawmakers mismo ang tumatawag sa iyo, lumalapit sa iyo, at nakikipag-usap tungkol sa proyekto. Totoo ba ito? Hindi po. Hindi totoo? Well, her, nasa affidavit mo? Nakakaawa nga ho yung mga senador na drag yung pangalan nila at mga congressman. Hindi yung totoo. Okay. Then her? Sir, yung tungkol po sa financial transaction na bank to bank, so makikita naman po doon sa aming affidavits with their specific account numbers. Yes. So, at saka po, based on the endorsement letters din, na in-endorse. So, pero may pagkakataon na nakita mo yung mga, kasi nandun sa transcripts, na yung minsan yung mga lawmakers ang tumatawag. Yes po. Meron, di ba? Yes po. So, dalawang klase ng negosasyon. Isa, si Jenny ang lumalapit. At saka minsan, yung mababatas mismo. Opo. At saka po yung mga natalo na sa kanilang sa election. So, meron na kaming mga agent. So, nag-i-hindi, nag-refer. Kaya po, nagkakaroon kami ng maraming client. Talagang professional business, ano? May mga agents pa kayo? Tiga-solicit? Ganun? Opo, refer. Tapos, meron pong 5% commission ang agent. May 5% commission. Yes, Mr. Poles, do you deny this? Opo, hindi po totoo yun. Hindi totoo yun. Okay. Ayon kay Marlina Sunas, sinabi mo sa kanya, ng hatian ng PDAF, yung hatian, ganito, 50% sa lawmaker, sa mababatas. So kung 100 million yan, 50 million sa lawmaker. 5% sa mga chief of staff. Tapos, 10% sa mga head ng implementing agency. Tapos yung third, natitirang 35%, napupunta sa inyo. Totoo ba ito? Hindi po. Marlina? Paki-confirm lang. Totoo yun po, Senador. Kasi hindi po namin nalalaman yung tumhili niya sinasabi sa amin na ito po ang hatian na pag si Senador 50%, 10% sa implementing agency, tapos 5% doon sa agent. At mayroon pa nga pong, mayroon pa siyang binigay na 1% para sa NGO. Para sa NGO? Opo. Pero kayo rin yung NGO, di ba? Opo. Pero yun po ang promise po niya sa amin. Oh. Pero hindi po binibigay. Hindi binibigay. Opo. Okay. Napaka, ang nakikita natin dito, napaka-organized na ng scheme, ano? Pati yung hatian, very, very organized. Ngayon, dito tayo pumunta sa kickback, no? Yung pagbayad ng kickback. Ms. Napoles, ayon kay Ben-Hur, nagbibigay ka daw ng advance kickback sa mga lawmaker kapag nasubmit nila ang sulat nila sa Department of Budget and Management o DBM. Okay? Para ma-release ang kanilang PDAF. So, sulat pa lang, isubmit na sa DBM, may 50% advance payment. Totoo ba ito? Hindi po, Your Honor. Hindi. Ben-Hur, will you confirm this? Nasa sinumpang salaysay, yung pinagsamang sumpang sinumpang salaysay ninyo ni Ben-Hur, Marlina, Gertrudes. Hindi, ano sir, nagsisinungaling siya. 50% nag-advance siya upon listing, and 50%. Yung listing yung nagpagbigay sa address, sa susulat, may endorsement letter po. Okay. Yung
yung senator sa okay. And then paglabas ko ng Saro, another 50% po. At so ang ano, ang scheme dito, two gifts. First gift upon letter, second gift upon Saro. Opo. Yung Saro, para sa kaalaman ng lahat, ito yung, para maintindihan ng tao, yung ito yung papel na nagsasabi na isang proyekto ay mapupondohan na. Siguradong mapupondohan ng DBM. Hindi po ba? Opo, at saka nag-specify yung specific amount, at the same time, yung purpose ng yung pondo na yun, at kung ano pong agency, ahensya ng gobyerno, na mapupuntahan. Mapupuntahan. Yes. At saka sir, gusto ko lang din po, ano, Please. Kung katibayan po na si Madam ay may komunikasyon sa mga lawmakers at saka sa mga government officials, kung pahintulutan po natin dito at tuwing nakikilian na nandito na po kami, ay ipapasukin na natin yung ano, yung telco, kasi may communication, makikita naman po doon kung sinong tinatawagan po ni Ms. Napoles, mga lawmakers, sino rin tinatawagan niya, yung at sino rin tumatawag sa kanya sa cellphone niya. So papasukin na yung okay, yung record po. Sige, noted. Alam niyo yung mga numbers? Alam ko po yung number ni Ms. Napoles. Sa bagay, okay. Hindi ko po alam yung number ng mga ano po, kausap niya. Okay. Ms. Napoles, may request dito, pagsalita daw sa mic, pakilakas daw. Masyadong hindi na marinig, no? So, Ms. Napoles, two gifts daw. One upon listing, another upon pag-release ng Saro. Totoo ba ito? Hindi po, kasi nungalingan po. Okay, kung hindi totoo ito, ano yung totoo? Hindi ko po alam sa kanila. Hindi ko alam sa kanila. Okay. Ayon kay Bernher, tuwing nagbabayad kayo ng PDAF, ng kickback,